Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, kumusta po ang bawat isa? Ayan, maulan pa rin po ba dyan sa kinalalagyan po ninyo? Ayan, sana po ay tayo ay nasa mabuting maayos na kalagayan. Ano po? Ayan, ngayong hapon, samahan niyo po ako na ipagpatuloy po yung topic natin. Ano po? At, pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito. Muli kami po ay makakapakinig ng mga salita mo, Diyos. Samahan mo kami sa oras na to, Lord, at hayaan ninyo nga po, Panginoon, ang presensya mo, ang sumama sa amin, Lord God, ang magturo sa amin sa hapon na ito, Diyos. At pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawain na ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, muli magandang hapon po sa ating lahat. Ayan po, sa pagpapatuloy po ng ating topic, ito po yung 7 Abundant Promises from Psalms 23. Ayan, so siguro po, itong book na to ay nabasa na natin. At marami sa atin ay memorize na po ito. Ano po? At ito po ay nire-recite natin. Tama po? Ayun, 7 Abundant Promises from Psalms 23. Ito po, number 2, sabi niya dyan, I shall not lack life. Ulitin ko po, I shall not lack life. Hindi ako magkukulang sa buhay. Ayan po. Ayan, sabi ko nga po kanina, ang Psalms 23 ay memorize na natin. Nire-recite natin ito. Pero, alam niyo po ba, na maraming pangako ang nakapaloob dito sa book na ito, sa chapter na ito. Amen po. At ito na nga po yung number 2. Sama-sama po tayo na pag-aralan yung mga pangako ng Diyos na nakapaloob sa mga verses na ito. Amen po. So, ito po yung number 2, I shall not lack life. Sa Tagalog, hindi ako magkukulang sa buhay. Amen po. Ayan. So, basahin po natin dito po sa English. UKJV version. The Lord is my shepherd, I shall not lack life. I shall not lack. Ano po? Dito po sa NIV, mas maganda po kasi siya sa English. Ano po? Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ano po? Doon pa lang po, dito pa lang po sa number 1, sabi niya, may pangako na siya. Amen? Sabi niya, hindi ako magkukulang. Sabi niya dyan, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amen po. Pero sabi niya dyan, alam niyo po, bakit kaya inihalin tulad ni David ang kanyang sarili bilang isang tupa? Alam niyo po ba na ang tupa ay isang masasabi natin na pinaka weak o pinaka mahina na klase ng hayop? Ano po? Pero bakit kaya ang tupa o ang isang sheep ang ginamit na metaphor ng Diyos para i-describe ang mga Kristiyano? Amen po. Kasi alam nyo po, sabi ko nga po, ang mga tupa ay mahihina. Amen po. Laging nawawala. Laging lumalayo. Laging naliligaw. At kumbaga parang mahilig silang gumala. Pero hindi alam bumalik. Amen? Mahilig sila na magliwaliw. Paga, magliwaliw kung saan-saan, pero hindi marunong bumalik. Kaya alam niyo po, walang kakayahan na isalba ang sarili nila doon sa mga panganib na maaaring nilang, kumbaga, maranasan. Hindi nila kayang iligtas o ipagtanggol ang sarili nila doon sa mga tao or, excuse me, doon sa mga hayop or nilalang na mas
malakas kaysa sa kanila. Kaya siguro ito yung dahilan na inihalin tulad tayo sa isang tupa. Katulad ni David, inihalin tulad niya ang kanyang sarili. Sabi niya, "The Lord is my shepherd." Sabi niya, sino ba yung Lord? Sabi niya, yung Lord, siya yung shepherd niya. At sabi niya, yung sheep, ay sabi niya, ako or siya. Tayo, ano po? At sabi niya, I shall not lack. Ano po ba yung I shall not lack? Ito yung mga needs mo. Ito po yung mga needs natin. Ano po? Ayan. At ang mga tupa, hindi kayang ipastol ang sarili kung walang magpapastol sa kanila. Ibig sabihin, kailangan ng tupa ng isang pastol. Kaya nga sabi ng salmista, or sabi ni David, si Yahweh ang aking pastol. Sabi ni David, sa isip niya, siguro sabi niya, nasa pangangalaga ako ng isang tao na in charge sa akin. Pangangalaga ako ng isang pastol. Nagbabantay at nag-iingat sa akin. Kaya para kay David, siya yung tupa. At si Jesus ang pastol niya. Alam niyo po, personal na nagsasalita dito si David tungkol sa Panginoon. Personal na nagsasalita si David tungkol sa kanyang pastol. Na ano po, sabi niya, na ang Diyos o ang Panginoon ang kanyang pastol. Dahilan sa alam niya na si Yahweh ang pastol niya. Si Yahweh ang tagapagbantay niya. Ang Panginoon ang nag-iingat sa kanya. Alam niya rin na hindi siya magkukulang. Bakit? Kasi may nagpo-provide. May nagpapakain sa kanya. Hindi siya nagkukulang. Alam niya yon na hindi siya magkukulang. Sabi niya, I shall not lack. Hindi ako magkukulang o hindi ako mangangailangan. Kasi kapag ang isang tao, once nangailangan yan, ibig sabihin, may kulang. Ano ba? Pero sabi ni David, para kay David, ang Panginoon ang kanyang pastol. Dahilan sa Panginoon ang kanyang pastol, alam niya na hindi siya magkukulang at hindi siya mangangailangan. Amen po. Ngayon, inilalarawan nito ang buhay na hinahangad nating lahat. Kapag sinabi na I shall not lack, isang buhay kung saan gusto natin walang kulang. Isang buhay na hinahangad nating lahat. Amen po. Ang pastol ang tagapagbigay. Amen. Lahat ng aking pangangailangan ay tinutustusan ng Panginoon ang aking pastol. Amen. Ayan, sabi niya, alam niya na tutustusan ng kanyang pastol o ang kanyang Panginoon ang kanyang mga kailangan. Bakit? Kasi meron silang relasyon. Alam niyo po, ang isang shepherd at isang sheep ay masasabi natin na meron silang relasyon. Meron silang, kumbaga, meron silang special bond. Na bond ng between doon sa shepherd at doon sa isang sheep. Meron silang relasyon, meron silang ugnayan. Amen? At dahilan sa meron silang special bond or meron silang relasyon ng kanyang shepherd, eh, ang tupa, ay alam naman natin hindi yan makakapagsabi kung anong gusto niya. Alam natin na hindi niya masasabi kung ano yung kailangan niya. Pero alam ito ng pastol niya. Amen po. Natural na nalalaman ng isang pastol ang pangangailangan ng bawat kawan, bawat tupa niya. Bakit? Kasi dun po sa verse 2, basahin po natin sa Tagalog, dito po sa verse 2, ang sabi niya, ipinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan.
at inaakay niya sa tahimik na batisan. Amen? Sabi niya, green pastures. Ano ba yung green pastures? Ibig sabihin po ng green pastures ay ang mayayaman at luntiang pastulan kung saan ang mga tupa ay hindi kailangang lumipat sa isang lugar para masatisfy o para mabusog. Ulitin ko po, kapag sinabing green pastures, ay ang mayayaman at mga luntiang pastulan kung saan ang mga tupa ay hindi kailangang lumipat sa isang o sa ibang lugar upang mabusog, upang masatisfy. Amen? Kasi bakit? Dadalhin sila sa pastulan ang kanilang pastol kung saan masasatisfy sila. Hindi sila hahanap ng ibang pastulan. Bakit? Kasi dun sa pinagdalhan sa kanila ng kanilang pastol, andun lahat ng kailangan nila. Ang pag-alaga ng Diyos ay hindi panapanahon. Hindi ito parang seasonal lang. Kundi ito ay palagian at sagana. Ito po ang trabaho ng isang pastol. Alam niyo po, ultimo iinumin nila, hindi hinahayaan ng pastol na uminom ang mga tupa sa umaalos na tubig. Alam niyo po kung bakit? Dahilan nga kanina, sinabi natin sila ay mahina. At kapag sila ay pumunta doon sa isang umaagos na tubig, sabi niya eh, dinadala sila doon sa tahimik na batisan. Or doon sa English, sabi dito, he leads me beside quiet waters. Yung tahimik na batisan. Kasi, baka mahulog sila kapag umiinom sila. May tendency na mahulog or matangay ng agos ang mga tupa na ito kapag doon sila uminom sa umaagos na tubig. Ganun sila kawik. Ganun sila kadependent. At sa atin po, bilang mga mananampalataya, hindi mo kailangan mag-worry sa mga pangangailangan mo. Bakit? Kasi provided na. Dahilan sa ang Panginoon, ang ating pastol, ang pangako niya, hindi ka magkukulang. Hindi ka mangangailangan. Ako po naniniwala na bawat isa sa atin ay may mga pangangailangan. Meron tayong mga kailangan sa buhay. May mga hinihiling tayo. May mga gusto tayong makamtan. Pero alam niyo po, ang pangako ng Panginoon dito, you will not lack. Kapag ang Panginoon ang ginawa nating pastol sa buhay po natin, ang pangako niya, hindi ka magkukulang. Hindi ka mangangailangan. Alam niyo po ba, isa lamang ito or pangalawa lamang ito sa pangako niya dito sa Psalms 23. At kailangan sa buhay natin, andun yung pag-declare natin sa mga pangako na ito, andun yung pag-claim natin sa mga pangako na ibinigay ng Diyos sa atin. Andun yung i-declare mo ang pangakong ito sa buhay mo. Kasi yung mga kailangan natin, bilang pastol natin, o ginawa nating pastol ang Panginoong Jesus, provided na. Ang Diyos ang bahala. Ang pastol natin ang bahala. I-claim natin ang pangako na ito sa buhay natin. I-declare natin ito sa buhay natin. I shall not want. I shall not lack life. Nag-decide ka na sa pamamagitan ng pag-declare mo, pag-claim mo ng mga pangakong ito, nag-decide ka na huwag maghangad ng iba maliban doon sa ibibigay ng pastol mo.
Amen po. Kasi kung ang pastol natin ang nagbigay, hindi na tayo mga kailangan. Ibig sabihin, hindi na tayo maghahanap pa ng iba. Kasi yung mga kailangan natin, ipoprovide niya. Pero kailangan, alam niyo po, meron tayong, sabihin natin, special bond doon sa ating pastol. Meron tayong personal na relasyon doon sa ating pastol. Alam niyo po, sinabi ni David na ang Panginoon ang kanyang pastol. Andun na naging personal ang Panginoon sa kanya. Inihalin tulad niya yung sarili niya sa isang tupa na walang kakayahan, na isang mahina, at kailangan niya ng pastol. At alam niya na walang mag-guide sa kanya, walang magtatanggol sa kanya kung malayo siya sa kanyang pastol. Kaya sabi niya, ginawa niya na ang Panginoon ang kanyang pastol. Kasi bakit? Alam niya na kaya siyang i-guide ng Panginoon. Alam niya na kaya siyang tulungan. Andun ang provision ng Diyos sa kanya. Alam niya na tuturuan siya ng Diyos. Andun ang provision niya. Andun ang protection niya. At sa atin po, gawin natin katulad ng ginawa ni David. At alam ko na si David na may pinanghahawakang pangako ng Panginoon. Kaya sinabi niya na ang Panginoon, the Lord is my shepherd. Medyo personal yung kanyang pagsasalita na sinasabi niya, the Lord is my shepherd. Hindi niya sinabi na the Lord is our shepherd. Yes, shepherd natin siya. Pero para kay David, personal yun. The Lord is my shepherd. Personal niyang sinasabi at personal niyang dine-declare sa buhay niya na ang Panginoon, ang shepherd niya, hindi siya mangangailangan. Amen. At sabi niya, meron tayong relasyon, meron tayong special bond doon sa ating pastol bilang mga tupa niya. Alam niyo po, masarap malaman na merong nangangalaga sa atin. Amen. Masarap malaman na binabantayan tayo, ginaguide tayo ng ating pastol. Masarap malaman na merong nagpo-provide para sa atin. Amen. Masarap malaman na ang mga pangako na ito ay nakapaloob dito sa isang chapter na to. Sobrang dami ang pangako ng Diyos sa atin. At masarap malaman na mas magaling mag-alaga ang Diyos. At masarap malaman na meron tayong pastol. Amen po. Mas magaling pa rin talaga mag-alaga ang Diyos. Kasi pag ang Diyos ang nag-alaga, lahat na po provide niya. Hindi ka magkukulang, hindi ka maghahanap, hindi ka mangangailangan. Amen po. Kaya nga, siya ang ating pastol. Hindi ako magkukulang. Declare natin sa buhay natin ang pangako ng Diyos. Isa lamang ito, ulitin ko po, isa lamang ito sa 7 abundant promises from Psalms 23. Marami pa po tayong mapapakinggan sa mga susunod na araw. Ito po yung number 2, I shall not lack life. Hindi ako magkukulang sa buhay. Maaring wala ka ng mga bagay-bagay, maaring wala ka ng mga material na hinahangad ng marami. Pero alam niyo po, kapag si Jesus nasa iyo na, asay na lahat eh. Yung mga bagay na wala pa sa iyo sa ngayon, hingin mo sa Panginoon. Hingin mo sa ating pastol. Kasi hindi niya hahayaan na magkulang tayo sa buhay. Amen po. Sige po, pray po tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo sa hapon na ito. Patuloy, O Diyos, na usapin mo pa ang bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy na in-appreciate ka namin sa mga pangako mo. Salamat, Panginoon,
sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa pag-provide ng mga kailangan ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming pastol. Hindi kami magkukulang. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo, sa mga salita mo sa hapon na ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.